Yun. Live na ba tayo? Live na tayo. Na naman tayo, mga ka-techy. Mga ka-techy, good evening. Kaya, check ko muna sa cellphone ko, ah. Sorry, kakatapos ko lang mag-present. Kaya medyo na-late ako ng 3 minutes. Atensya na sa mga nakaabang dyan. Tingnan ko lang, ha, kung na-live na tayo nga. Evening sa lahat. May malupit tayong topic tonight. Pang malakasan to, man. Ayun, live na nga, oh. Ayos, ayos. Okay bang sound natin dyan? Mic test, 1, 2. Para at least, wala tayong ma-miss out na, ano, na sasabihin. Ay! So, again, pasensya na. Medyo na-late lang ako ng konti kasi nag-online presentation po kami kanina lang. Ngayon lang, kakatapos lang namin ng Zoom meeting. No? Pero I'm here. Hello po. Good evening sa inyo lahat. Please comment lang kayo dyan kung nanonood kayo para alam ko sino yung mga nanonood. Ayan, sila Paul. Yung apelido mo ba, Paul, is baliktad talaga. Ispagel. Ipsagel. Ipsagel. Yan. Shoutout sa pinakamalupit na technician ng scoot. Mga electric scooters here in Manila. Yan, si Sir Paul. Kung kailangan nyo ng mga electric scooter tawag dito, troubleshooting or ano, malupit na technician. Yan. Diyan sa comment section si Sir Paul. PM nyo lang yan. At kung kailangan nyo ng scooter din, eh, binibenta rin po siya. Sino pa mga nanonood natin? And of course, ever fans club natin. Si Lexter Manivo from Coron, Palawan. Hello there. Oh. Roy Henry. Ah, yan. Kuya Papa Roy. Soundcheck. Okay, apps. Thank you. Ma'am Jaisel from Sambuanga, Sibugay. San tayo nakakaabot, no? Sambuanga. Hello sa mga taga Sambuanga. Robert Sustiger. From Team Bees Iloilo. Good evening. Paul. Sir Paul ulit. Legaspi pala. Legaspi ka pala. Bicol. Pa, Oragon ah. Sandali. Kala ko ba sa Pangasinan ka? Di ba nagkwentuhan tayo taga Pangasinan ka? Oh, sige. Guys, may hinanda akong PowerPoint. Grabe. Minsan kailangan talaga effortan yung mga bagay-bagay. So, may inihanda akong PowerPoint and para lang at least hindi sabog yung aking... Minsan kasi ganun yung last 2 live videos natin, sabog yung mga topic ko. Eh. Kung ano lang nadadampot kong gadget, di ba? Ganun yung ginagawa ko. Kung ano lang madampot ko, ah, ito, ganda to guys, ito, kunin nyo to, bilhin nyo to. Ganun eh. Ganun yung ginagawa ko eh. Pero, actually, i-discuss ko ulit tong Xiaomi headset ko na yan. Lagi kong ginagamit yan. Super hassle-free. Ayan, syempre, coffee. Coffee muna tayo. So, good evening ulit. Jory Daza, watching. Sana meron kayong location para alam ko kung saan tayo umaabot. Baka mamaya, umaabot na tayo ng ibang bansa. O, Dal! Sino pa? Julius Rodrigo, good morning. Team Engage. Wow, hello po. Taga Team Engage. Ano po, regards kay Apps Eric and Apps Arlene. Morning po, Apps Lino Lagrosa. Nice. Ato, speaking of nice, nice Lin Manalo. Uy, kapilido ko. Baka magkamag-anak tayo. Good evening po. Yan. Please stay tuned ha. Meron tayo. Meron akong hinandang PowerPoint. Masyado ko itong kinakarir, man. Yan. Sabi ni Paul, yung technician natin ng mga scooter, si Mrs. sa Pangasinan, ako naman sa Mindanao. Ah, okay. Pasyal ka soon sa shop. Upgrade natin yung scoot mo. Ba. Sana libre. Libreng upgrade ba yan? Oh. Sige, start na tayo. Sabi pala ni Lexter Coron, Palawan, si Jory. Ah, one of the members natin sa Palawan na super lakas ngayon. Guys, congratulations ha. Yan. Sige, sino pa? Uy, nakakahiya. Merong isang malupitang personality na nanonood. Si Miss Heidi Lapus de los Reyes.
All the way from Australia. Oh my God. Feeling ko artista ako. Thank you. sino pa? Ang dami naman. Nakakaloka naman. Oh, meron tayong 41,000 watchers. I'll do my best na mabati kayo lahat, no? Pero kung babatiin ko na lang kayo na mabatiin, huwag na tayo mag-Techy Tuesday, ha? Pero, sige, yan na natin to. Isalang na natin to, mga kapatid. Kasi, gusto ko lang naman makatulong sa mga magla-live streaming sa inyo dyan, lalo na naka-work from home tayo halos lahat. Especially sa mga nasa front row po. Shoutout sa lahat ng front row members. Sana may maitulong ako sa inyo ngayong gabi. Parang pala yung mic ko sa mukha ko. Yan. O, sige. Yan natin muna yung presentation. Okay. Ito na. Ang topic natin for the day is live streaming 101. Teacher Darwin, paano po ba mag-ano? I'm streaming. Alam mo, ang dami ko talagang nakukuhang messages kasi nakakaloka. Lalo na yung mga uplines na natutuwa ako, no? Nagtatanong sa akin, ano daw yung binili kong microphone, mga ganyan. And as you know, dito sa Techy Tuesday, yung mumurahin lang po tayo. Hindi po tayo bibili ng mga mamahaling equipment. So, budget meal lang po tayo, ha. Guys, yung title ko, malinaw naman, for newbies. So, pasintabi po sa mga expert na sa larangan ng live streaming. Ako naman, myself, hindi pa naman ganun ka-expert. Pero, as much as I can, ituturo ko sa inyo yung mga nalalaman ko, okay? For the past few days, alam mo, pare-pares lang po tayong recently lang nag-aral ng ganito. Pero yung mga live streamer, nakakabilib talaga, no? Talagang super expert na sila. Oh, meron pa tayong, Chris John Daanoy, pa-shoutout. Ups, Eric K is watching. Hi, Ups, Eric. Ups, di ka naka-livestream sa YouTube. Hindi po. Kasi yung OBS, which I'm using right now, is, baka hindi ko lang alam kung paano siya i-stream sa YouTube. Ang pala ko, i-upload ko na lang to after. So, naka-record po ito ngayon. I-upload ko na lang kasi wala naman pong nanonood sa live ko sa YouTube eh. So, nandito naman kayo lahat. Dito na lang muna tayo. Okay. Ideal. Gusto ko malaman yung camera. Hindi talaga pwedeng walang magtanong kung anong camera ginagamit ko every time nagla-livestream tayo. Pero, para lang at least aware yung mga new watchers natin, I'm using a Sony DSLR, no? Sony A6500 na naka-attach yung Sigma 56mm 1.4. Sana nag-gets ng iba. Pero I'm sure kung nag-photography ka, may idea ka. Okay. 72,000 watchers. Good evening. Start na po tayo. Marlon Peña, watching kami, apps. Yan. Thank you. Apps Marlon from Pampanga. Yan. Isa sa pinaka-poging upline sa front row na makikilala nyo. Bayad ako dun. Sige. Live streaming 101 for newbies. Ang gusto kong unang i-topic, yan, is about yan, smartphone streaming. Okay? Kasi po, yung mga members natin, or hindi lang front row, pati yung iba talagang gusto lang mag streaming sa phone, ganyan, walang computer, walang access sa computer or sa laptop, eh, mawala ng pag-asa, okay? Ipahuli ang lahat. Yan. Okay, mawala ng pag-asa kasi even on the phone, pwede tayong makapag-work from home. Especially if you're doing sales, you're doing front row. So, paano nga ba to? Para sa mga budgeted at cellphone lang ang meron sa ngayon. Yan ang isa sa mga pinatopic sa akin sa PM and sa comments eh. Sabi ni Arian ito na travel na this. Eh, hindi po ito travel vlog. Techy Tuesday po ito. Gawa tayo ng minsan ng ganun. Travel Tuesday naman, di ba? Pero ito, guys. Sa mga cellphone lang ang gamit ngayon. Very simple lang ang gagawin natin. Pero mamaya, meron tayong konting trick na ituturo. Na recently lang din namin na ano eh. Recently lang din namin na tinatry namin with my leaders pag nagpe-present sila kasi
as you know, most of us, most of you, naka-smartphone pa lang sa ngayon. Or if not, naka-iPad lang. Yung iPad, guys, super powerful na yan eh, for its purpose, no? Pero, kasi ngayon eh, no? Kailangan nating mag-present, especially through video calls like Zoom or kaya Skype or kaya Google Meet, yan, yung mga video calling platforms, no? Pero, simulan natin sa specs ng iyong cellphone. Yan, itong mga pinapakita ko ngayon sa screen, ang ideal. Okay, pag sinabi kong ideal, ito yung para sa akin, ah, personal ano ko to, preference ko to ng isang swabbing cellphone. Unang-una sa lahat yung RAM. Sa mga first time po makarinig ng term na RAM, ito po yung acronym for random access memory. And I'm sure hindi mo pa rin na-gets sa mga hindi pa masyadong techy. Pero para at least malinaw, diyan po nagdedepende ang or nakakatulong po yan para bumilis ang cellphone mo. Yan. So, ibig sabihin, mas mataas ang RAM kung may mas mataas pa sa 4GB yung cellphone mo. Like 6GB or right now, alam ko may 8GB na mga smartphone. Aba, panalo yan. Oo, panalo yan. Pero, naniniwala ko most of mga bagong labas this 2020, even mga Vivo, yan, Oppo, mga 4GB na yung RAM. Okay, second, yung storage. Guys, bakit mahalaga yung storage? Eh, syempre mag-store ka ng mga video mo. Mag-store ka ng presentation mo dyan. It acts ngayon as a computer na. So, kung yan na yung talagang pinakamagiging negosyo mo, no? Alam naman natin, yung clearbook natin, hindi na natin nagagamit masyado ngayon. Unless, di ba, mano-mano, papakita mo yung clearbook mo. Pero, mas aesthetically or mas appealing sa mata ng tao if nakikita niya talaga on screen. Mamaya, tuturo ko rin sa inyo paano mag-share screen sa presentation. Maganda na meron kang enough materials sa loob ng cellphone mo na hindi mo kailangang magbura every now and then. Kasi alam ko, yung iba sa inyo, puno na yung memory ng phone. Kaya yung may maraming TikTok dyan, bawas-bawas din. Yung maraming picture na selfie, yung tipong isang outfit, isang daang selfie. Pasintabi lang po, ah. So, kailangan nyo po at least 120. Kung hindi aabot ng 128, guys. Ops, paano to? Sir Darwin, paano to? 64 gig lang po yung memory ng cellphone ko. Most naman ng mga Android phones, expandable. Ibig sabihin, pwede kang bumili lang ng memory card para po ma-expand or madagdagan yung memories ng cellphone ninyo. So, advice. And screen size. Guys, I'm using ngayon a Huawei Mate 20X. Ang size po ng screen nito is 7.2. Medyo malaki po talaga siya. At for the reason bakit, una, ito ko lang talaga malaking screen. Pangalawa, mas madaling mag multitask, no? Especially kapag may split screen ganyan. Tsaka alam mo 'yon, ang hirap kasi talaga tumingin sa cellphone na maliit. I'm not sure kung may mga naka-iPhone 4S pa sa inyo. Yung 4, yung grabe, lit-lit ng screen. Sana po, the next target na cellphone ninyo, at least man lang, merong 6 inches na. No? Mga bezel-less na screen yan. Tapos, 4,000 milliampere na battery. Guys, sa mga palaging nag-charge, no? Sa mga wall outlet. That's because yung battery ng cellphone mo is maliit or kaya lagi naka 4G. No? Kung gusto mong mas makatipid sa battery, dapat nakakonek ka sa Wi-Fi. Kasi super less ang consumption ng battery ng Wi-Fi over 4G or data. So, kung may mas mataas pa sa 4,000, I think yung sa akin, 5,000 yung milliampere. Buong araw, walang charge-charge. Promise. Data pa yun, ha? Pag nasa labas po ako. Buong araw, walang charge-charge. So, 4,000 minimum na yan. Pag less than 4,000 yung milliampere ng battery ng phone mo, sa pinakababa nito, tingnan nyo dito sa pinakababa, nakalagay power bank or charger, lagi mo dapat kasama yan. So, diba, ang hassle eh. Every time mag-charge, tulad nito, naka-live ako the whole time, wala. Ipatong ko dito, wala akong pakialam. Matagal ang battery niya, di mauubo siya hanggang mamaya matapos yung live ko. Oh, by the way, 1 hour lang itong live ko, kaya I hope you stay tuned, no? Hindi naman tayo aabuti ng madaling araw dito. Shoutout again sa 84,000 viewers natin. Tuloy natin. Headset. Oh my God. Ito gusto-gusto kong topic, guys.
Kasi alam nyo, for the past days na mga may maka-video call ako, may mga nakakausap ako online, ino-observe ko yung sound quality and the way they parang project you sa screen, sa camera. Alam naman ng iba, medyo maarte ako eh pagdating sa aesthetics, ganyan. Pero meron akong tatlong klase ng headsets na i-advise or isa-suggest sa inyo. First one, lahat kayo for sure meron ito. Pag bumili kayo ng cellphone, for sure may kasamang ano yan, wired headset. Hindi po yan mawawala. Kaya pag magla-live kayo or magvi-video call kayo, make sure meron kayong headset. Guys, maririnig nyo naman yan sa mga kausap nyo, yung mga cellphone lang ang gamit, nagla-live or nagvi-video call siyang ganyan, tapos walang naka-attach na headset, nakaganyan lang siya. Hindi professional eh. Maririnig ka, pero aminin na natin, iba ang lakas maka-professional kapag meron kang dedicated microphone na mas malapit sa bibig mo at rinig mo yung boses. Guys, yung isang beses, yan, mga taga-Palawan na nanonood. Last week, nag-ano tayo, di ba? Meeting tayo. Ang ginawa nila, yung cellphone nila, nakapatong sa table, anim silang nanonood, pero wala silang headset. Pero syempre, alam nga magkabit ka ng anim na headset sa isang cellphone. Wasak. At least may Bluetooth speaker ka man lang. No? Kailangan marinig mo malinaw at marinig ka rin ng malinaw na kausap. And ito yung cheapest way. In fact, wala ka nang gagastusin eh. Kalkalin nyo yung box ng cellphone nyo. Baka naiwan mo yung headset. Sayang. Kinakain ng amag yan. Oh, next. Itong kasing headset, makakatulong to. Meron po ako ditong with dedicated microphone ulit. Yung kaninang puti, meron din tong microphone. Okay? Nandito po yan. Sa mga hindi po nakakaalam, kala mo lang to remote. Ito po, nakikita nyo sa... Maliit na siguro ito. Pero meron siyang butas na maliit, guys. Ito. Remote po at the same time smart microphone po yun. Now, dito naman tayo. Lipa tayo dito. Yung ganitong klaseng headset, heavy duty po ito. Pero, sa tingin ko lang ha, makakatulong po ito kasi ang ganda ng sound nito. Merong isang M Club na pinanood ko kagabi, si Abs Lee and Sisa. Shoutout po kay Abs Lee and Sisa. Gumagamit siya ng ganito. Siguro different brand lang. Pero nakita ko may microphone sa ilalim like this. Nakakatuwa kasi ang linaw ng boses niya. So sabi ko, uy, ganda rin pala ng effect ng mga ganitong microphone. At the same time, ang lakas maka-gamer ng itsura. Sample lang na natin. Ganyan, di ba? Gamer, di ba? So, I suggest kung meron kayong nakatagong ganito, pwede nyo i-consider. If ito nyo bumili, pwede rin. Kasi, ang habol nga natin is good audio and good microphone. No? Very important ang audio sa isang live stream or video call. Okay, especially if you're a professional. Sa mga nanonood po nito na front row man or hindi, if you're a professional, kailangan nyo mag-invest sa mga ganyang bagay for you to impress people. Siyempre, aminin na natin may plus points yan if you're kahit papano using equipments. So, hindi naman yun kamahalan. I guess less than $1,000 na, $1,000 lang. Pero yung headset nga po, malaking tulong po yun. At may tip pala ako, pahabol tip. Please, huwag nyo pong ginagawa to sa mga nagvi-video call sa inyo. Diba, kunyari, ito yung headset mo. Sample lang ha. Sample, ito yung potsot mo yung headset mo. Ganyan ka, kunyari, kaganyan ka. Tapos yung iba, nagsasalita sila right ganito. Ah, hello guys. Opo. Ipo, ganito po. Please wag. Mabibingi yung kausap mo, sabog yung boses mo. Dami ko na pong na-experience sa ganyan. Sinasabihan ko, pati nga si Shil minsan eh, yung umpisa, dinidikit niya sa bibig niya. Sabi ko, wag, it's designed to be naka-loose lang ng ganyan, pero napipick up niya yung boses mo, loud and clear. Nung nilapit mo, lalong sumabog, wala na akong maintindihan. And, syempre, kung ikausap ka na medyo sensitibo, baka... Ah, di ba maano sa'yo? Maasar. Nabingi. Tsaka sabog. Sabog talaga yung boses pag nakadikit yung mouthpiece.
Tama ba yung tawag doon? Mouthpiece. Once again, hello sa 85,000 viewers. Oh my. Pasig ko lang ha. Parami na parami viewers ko ha. Pangatlong Techy Tuesday natin to. Abot kaya ng 100 to. Tuwa ko lang. Sige. Para naman ano. Para naman na worth it yung effort ko. Oh, balik natin dito sa ating PowerPoint. Oh, dito na tayo sa ring light. Ay, sandali. Hindi pa ako tapos sa headset. Dalawa pa lang yun. So, meron tayong wired. Normal. Meron tayo yung pang gamer. Headset. At syempre, hindi yan mawawala pa rin. Na-discuss ko ng unang-unang Techy Tuesday ko. Itong Xiaomi or any kind. Alam nyo, marami na ako nakita nito. Merong isang sikat na brand na yung sa Apple, yung AirPods, oh, sa Huawei, meron din sila. Iba-ibang pangalan, pero it's all the same. Maganda yung ano eh, maganda yung Xiaomi na to kasi naka Bluetooth 5.0, tapos battery niya decent enough, 3 to 4 hours. Ginagawa ko minsan pagka naka-video call ako, ito simple hack ah. Itong headset na to, syempre dalawang piraso 'yan, left and right, 'di ba? Guys, pwede niyo isuot isa lang. Kasi since yung iba more than 4 hours nag-uusap, ewan ko kung nagte-telebabad kayo sa video call, nalulobat. Naabutan na ako minsan nalobat siya. Eh since dalawa yung nakalabas, pareha silang malulobat. So ang ginagawa ko, yung isa nasa loob ng case. Kasi yung case niya, ito mismo yung charger niya. So iniiwan ko lang muna yung isa. Pag ito yung ginamit ko, meron akong 3 to 4 hours talk time. Pag naglobat, papasok ko dito, kunin ko yung isa, eh meron akong a total of 6 to 8 hours of talk time na, di ba? Simultaneously. Hindi ko kailangang hintayin pa siya mag-charge, ikabit yung ibang headset ko at magulo pa eh. So, sa mga gumagamit ng ganitong klaseng headset, yung Bluetooth headset, pagsalitan nyo para hindi po malobat agad or hindi kayo maubusan ng battery. Mark Rivera Guzman, already shared sa mga leaders, GC na, oh my God, unstoppable Spartans. Welcome sa Techy Tuesday channel natin. Kakaya naman. My gosh. Oh, game. Tuloy natin to. Ring light. Yan. Oh, ayan na. Pasok na mga ring lighters. Guys, yung ring light is very trending nowadays. Nakakatuwa, no? Kasi yung mga kilala kong Bruce ko, yung mga kilala kong Bruce ko, send ng send sa GC namin ng ng mga picture. Ang mga yes dumating na yung Lazada ko. Yes dumating na yung ano ko, yung ring light ko, ganyan sabi ko. Grabe, dati mga makeup artist lang yung alam kong bumibili niyan at nakikita kong gumagamit niyan. Wala, ngayon lahat eh, no? Lahat ngayon gumagamit na. Pero ako I'm not using a ring light ah. Baka akala niyo iba po yung ginagamit ko. Pero wala namang masama, guys. In fact, yan yung pinakamagandang alternative ngayon, no? Professional lights. As long as ito, simple tip. Diba, bilog yan. Siyempre, ring light nga eh. As much as possible, bigger than your head. Please, huwag kayong bibili ng mga ganyang kaliit na ring lights. I'm sorry, pero it's useless. No? Yung tama ng ilaw sa'yo ng ganito kaliit na ring lights or walang pinagkaiba sa isang fluorescent light o kaya yung mga typical lampshade mo. Promise, no? Sana kinuha mo na lang yung lampshade mo. Kunin mo na lang yung lampshade mo, yun na lang gamitin mong ilaw. Walang pinagkaiba kung bibili ka lang din ng ganito kaliit na ring light. Wag kayong gagawa. Sayang pera. Alam nyo, bilhin nyo, at least mga, well, I know medyo mas mahal, pero at least sana mga 15 inches pataas. Marami yan. In fact, sa Lazada, nakita ko, pero mapalo na ng mga 2,000-3,000 pesos yung ganun. Meron isa nagbebenta, 21 inches. Ang presyo niya is nasa 3,000 pesos. Yeah, 3,000 pesos. Kung gusto nyong malaman, actually, hindi ako masyadong magpo-post ng mga links ngayon. Hindi ako masyadong magpo-post ngayon dito ng mga links or mga sources, no? Kasi ayokong tumagal tayo kasi hahanapin ko pa. Pero dito na muna tayo, no? So again, simple tip sa ring light, please, pwede mas malaki sa ulo mo yung bilin mo. Okay? Bakit? Baka kailangan pa ng explanation dyan. Bakit kailangan mas malaki pa sa ulo mo yung ring light mo? Kasi guys, ang effect ng ring light is to soften the shadows. You're talking about light. Yung light,
kaya siya pabilog, no? Para lahat ng angle may tama. And the more angle na tatamaan sa mukha mo, the softer yung skin mo. Ah, pansinin nyo, pag isa lang yung light source or very harsh or very straightforward yung light, lahat ng shadows mo dito lilitaw. At kung meron kang mga uneven surface sa iyong mukha, lilitaw po lahat yan. Ang lakas makahagard po ng mga lampshade, yung ilaw ng cellphone, yan, lakas makahagard yan. And ang effect kasi ng ring light is nasusoften niya yung light na tumatama at yung nakikreate na shadow. In fact, halos wala kang ang shadow eh. Kapag naka-ring light ka kasi nga, 360 degrees iniilawan niya. Yun yung effect nun. At yung bonus pa na halo effect sa mata, lakas maka-makeup tutorial, diba? Oh, so again, walang masama sa ring light. Just buy a ring light na mas malaki sana sa mukha mo. Kasi if not, then walang pinakaiba sa mga lampshade yan. Ano na lang yung lampshade ng nanay mo, yun na lang gamitin mo. Next! Aba, lintik, 100 viewers na nga. Grabe talaga, no? So, patraction. Thank you sa 100,000 viewers! Woo! Palak! Teka, meron akong ano dyan. Ano tayo? Tawag dito, magpalakpakan tayo. Ay, yan. Ano tayo? Rejoice. Oh, ba tuloy naging 99? Oh, di ba? Sige. Next natin. Tapos na ba ako dun sa ano, smartphone? Di pa pala. Sorry. Excited ako eh. Green screen. Ayan. Guys, teka lang ha. Kukunin ko lang. Wait lang po. Ala, nakita yung shorts ko. Sorry. Guys, ito. Tawag dito, green screen. Yung nabili sa... I think Shopee ko lang nabili. 2 days lang, dumating na sa bahay. Even Manila, 2 days lang darating to. Hanap kayo sa Shopee. 200 plus lang to. Akin ito, malaki enough para matakpan yung likod. Pero ngayon kasi, hindi ako gumagamit ng green screen. Kasi, gusto ko background ko eh. Lagay ako ng konting pailaw sa likod. So yan, yung green screen para saan po yan? Para matanggal yung background mo. Okay? Sa mga nagtatanong, Apps, bakit pa kasi green yung green screen? Ba't hindi pwedeng blue? Ba't hindi pwedeng red? Ba't hindi pwedeng yellow? O, explain ko professionally ha. Kasi po, sa mga di nakakalam, nag-aral din po ako ng filmmaking, no, nung college. Ah, yabang-yabang. Ito pong green screen guys. Kaya po yan ginawang green kasi yan ang opposite color ng balat ng tao, which is yellow or orange, depende sa skin type mo. Complementary colors. Ibig sabihin, ang mas madaling na de-detect ng computer yung green na color para matanggal niya yung background mo. So halimbawa, wala naman sigurong green na ngipin, wala namang green na mata, unless naka-contacts ka. Basically, all parts of your body is malayo sa color green. No? So, yun lang. Ganun lang kasimple. Siya yung pinakamalayong kulay sa isang sa kulay sa natural color ng isang tao. Unless green ang buhok mo. Kaya kung mag-green screen ka at green ang buhok mo, alam mo na mangyari, ang labas mo kalbo. So, huwag kayong magsusuot ng any color green, pintas na green, accessories na green, pag mag-green screen kayo. Lang po. Simple tip. Bakit hindi red? Eh, syempre, ang lips natin, either pink or red. Kung naka-lipstick ka, mawawala yung bibig mo. Aalisin ng computer kasi nakikita niya red. So, pwede rin naman yun. Pwede rin gawing red yung mawawala. Pwede rin blue yung mawawala. Pero, naging standard na ng industry ng film ang green. Pagdating sa mga visual effects, no? Sa mga Matrix, kung nanood nyo. Yet, ang tanda ko na, naabutan ko pa yung green Matrix, di ba? Yun ang ano... yun ang sikreto para ka makapagpalit ng background on your film or live. Ang mamaya i-discuss ko yung about sa mga streaming platform at kung gaano sila kaganda at kagaling pagdating sa mga effects, no, lalo na sa green screen. Next natin, power bank charger. Ayan, na-discuss ko na kanina. Next, ito na. Guys, dito talaga ako excited eh. Kasi kanina, ni-request lang po talaga yung smartphone tips sa akin. Ay, sandali. May mali ako, sorry. May nagtanong pala sa akin, paano nga naman magla-live? Okay, you have the specs, you have the tamang ano. Paano natin ila-live yung smartphone? Eto, bigyan ko na kayo ng tip. Okay, for example, itong iPad ko,
at itong cellphone ko, ito lang ang meron ako. Wala akong laptop, wala akong PC. Paano ako magpe-present online? Okay, ito, simple tip ko lang. Ang gagawin nyo lang, ipapasok nyo dalawang gadget nyo sa video call platform. If you're using Zoom, dalawa ipasok nyo. Yes, dalawa. Bakit dalawa? Kasi ang Zoom, pati Skype, pati Google Meet, yan tatlong major visual video calling platform, meron siyang feature na kung tawagin, share screen. Ibig sabihin, i-share mo using kung ano yung ginagato cellphone, i-share niya kung ano yung nangyari o ano yung nakikita niya sa screen. So, kung may mga guest ka or clients na kausap ka sa Zoom, sa Skype, sa Google Meet, makikita nila kung ano yung nasa screen ng phone mo. Okay, eh bakit kailangan dalawa pa yung cellphone? Kasi guys, etong isa, kunyari nasa iPad ko yung presentation and currently sinishare screen ko siya. Etong isang cellphone, gagamitin mo naman to to show yourself. So basically, may dalawa silang nakikita doon. Yung presentation mo at yung sarili mo. Kasi importante rin guys na pinapakita mo yung sarili mo as you speak. Kasi guys, yung mga tao, parang alam ko may psychology dyan, no? Hindi na nga tayo personally nagpe-present, yung as in harapan, di ba? Ngayon, virtual na tayo. Pero the least you can do to gain the trust ng kausap is to show your face. Oh, kanina nga, may mga kausap po ako, sabi ko, it's okay, kung nahihiya kayo pakita yung video nyo, just turn off nyo lang po yung video. Ang importante, nakikita nyo po ako na malinaw, naririnig nyo ako malinaw. Okay, ang importante dito po, ako yung nakikita nyo, and I can look at you, kahit ganito lang, virtual lang, malaki na pong ano yun, effect yun sa mga ano nyo, kausap nyo. So once again, no, kung dalawa ang cellphone mo, gadget mo, either iPad cellphone or cellphone, malaking advantage yun. If, alimbawa, paminsan-minsan lang naman, hiramin mo na lang yung cellphone ng nanay, tatay mo, basta siguraduhin yung meron kayong presentation sa phone or sa iPad, yun yung mag-share screen, and yung isa mong phone, yun naman yung nakaharap sa'yo. Simple. Ha? Meron ka ng pang-present. Oh, paano kung isa lang talaga ang cellphone mo? Pwede pa rin naman. In fact, ginagawa na nga namin yun. No? Yung ibang members ko, ginagawa yun. Ang kaso, hindi mo na sila nakikita. Hindi ka na rin nila nakikita. Kasi ang nakikita nila, yung nasa screen ng phone mo. So, if you can do it, parang alternately, gawin mo, papalit-palit. No? Halimbawa, pe-present ka. Alis ka sa share screen, kausapin mo yung kausap mo. Harapan. Tapos balik mo ulit yung share screen. Lang. Ang mga Android phones, meron po tayong Office. Microsoft Office. So, may PowerPoint po ang mga Android for free. Install nyo lang po sa mga phone ninyo yung PowerPoint. O, sa mga Apple user, Keynote. Yun naman po yung pang-present natin, Keynote. Okay? Smartphone tips. Next, computer tips. Yeah. Sa mga ka-techy dyan na mahilig sa computer. Ito na, mag-usap tayo, ha. Okay, tip. Unang tip ko sa inyo, guys. Ito, nakikita nyo naman on the screen. I'm sorry sa mga hindi po familiar. I'll do my best na i-explain in our universal language. itong mga specs na nakikita nyo ngayon sa screen ninyo. Ano ba yan? Yung i5 quad-core shit na yan? Ano ba yan? Yung mga 8GB RAM? Explain natin. Pag bumubuo ka ng laptop, bumubuo ka ng computer, mas mura kaysa sa bumili ka ng laptop tulad nung sa akin. Last week, diniscuss ko yung laptop ko, di ba? Nakakahalaga to ng 44,000 pesos, no? Yung Nitro 5. Pero talagang 40,000 pesos. Guys, halimaw na PC desktop na yung mabubuo. Sa totoo lang. If you're just resourceful, lalo na't marami kang sources ng computer parts na mabibilan, marami po sa Facebook groups, mag-member kayo, like sa Tipid PC, tapos meron ding Easy PC, merong Gilmore page, ang dami. Sa Maynila, sa mga interesado pong bumuo ng computer,
ang best location na pwede nyo mabilan is Gilmore. Kung gusto mo talagang kaliwaan, ayaw mo ng online, ayaw mo ng delivery, sa Gilmore, sa may San Juan. So, yan po ang parang Green Hills ng mga computer. In fact, yung Green Hills, ako fan ng mga ano doon. Puro cellphone lang ang pinupunta ko doon. Meron ding mga computer sa Green Hills, pero kung gusto mo talaga choices, mga best prices, sa Gilmore kayo pupunta. Pero kung kaya nyo mag-sort, mag-search sa online, Facebook, marami na. So, ito yung ideal requirements kung may budget ka na 20 to 30,000 pesos. Guys, aabot tayong hanggang bukas kung i-discuss ko lahat ng brands, lahat ng mga, alam mo na, mga abu-abubot pa. Pero ito yung four major parts. In fact, lima yan eh. Kasama na yung motherboard. Pero marami kasi. Yung motherboard, sige, madaling pag-usapan yun. At in fact, medyo mura lang yun compared dito sa... Pero ito yung four major parts ng isang computer talaga. Yung mga pinaka-importante na gusto kong maintindihan nyo. Ayan, una, processor. Yung processor pala. Yung nakikita nyong i5 quad-core, ang tawag po dyan, processor. Yan po yung pinaka-utak ng computer mo. So, kung gusto mo yung medyo up-to-date, no? Actually, hindi pala medyo. Ito talaga yung up-to-date. Ito talaga yung laman ng bawat laptops, laman ng bawat... kahit papano ano, okay na PC setup. Intel ang pangalan ng brand na to, i5 quad core. May pinakabago ngayon, 10th gen, as dun sa website na nakita ko. Kahit 7th gen, papalag na yan. Ang pinag-uusapan pala natin, guys, dito, streaming lang ha. Pero in fact, yung sinasabi kong specs ngayon, pwede na tong pang games. Pero please, wag na tayo mag-games. Tapos na yung lockdown. So, magtrabaho na tayo. So, gamitin natin to for work. Okay? Pero kung gusto mo mag-game paminsan-minsan, papalag to. Pero ito nga, first, processor, at least i5 quad-core. Second, 8GB of RAM. Anong sabi ko kanina? Sa cellphone, at least 4GB. Pagdating sa computer, at least sana 8GB. 8GB. Please, huwag kayong magbubuo ng computer na less than 8GB. Kahit ang ganda na ng processor mo, kahit may video card ka pa, kakarag yan. Okay? Pagka yung RAM mo, o yan yung parang mahirap i-explain talaga sa mga first-timers. Pero again, mas bibilis ang computer mo pag mas mataas ang RAM mo. Yun na lang. Okay? Yung mga experts sa computer dyan, sige. Alam nyo na kung anong tinutukoy ko. Sa pagdating sa pangatlo, ito po yung 4GB na video card. May dalawang sikat na brands ng mga video card. Baka nga dalawa lang yung brands eh. Correct me if I'm wrong. Pero yung una, yung AMD. Matandaan yung acronym for that. Pero AMD. Pero for me lang ah. For me. Kasi ever since PC builder ako, ang talagang ginagamit ko, NVIDIA. Ang spelling nun, N-V-I-D-I-A. NVIDIA. NVIDIA, NVIDIA. Parang ganun. So yung NVIDIA, sikat na company na gumagawa ng video card. Para saan yung video card? Guys, if you're doing streaming, that consumes a lot of video processing, no? As in, yan ang talagang kumakain ng RAM, kumakain ng processor. So kung wala kang video card, ubos ang RAM mo, ubos ang processor mo. Ngayon, ang purpose ng video card, tulungan yung processor, tulungan yung RAM. At dedicated siya para sa video processing. Okay? So kung video editor ka, at least 4GB sa video card, papalag na yan. Kung streamer, yan, 4GB, papalag na yan. And last, component ng isang computer na dapat talagang i-consider nyo, at least 1TB ng hard drive. Katulad na sinabi ko sa mga smartphone, kung dito, may 128GB minimum ka para at least, di ba, hindi ka nag-aalala sa mabibiting ka ng ano, sa computer mo dapat at least 1TB. Mura lang po ang mga hard drives ngayon. In fact, napaka-standard na ng 1TB sa mga laptop ngayon. Pero, kung mapapansin nyo, sa tabi ng hard drive, ito po, nakikita nyo, meron nakalagay 256GB SSD. Stands for Solid State Drive. Ngayon, kung medyo bago ulit yun sa pandinig nyo, yung solid State Drive, kung tawagin, hard drive din po siya. Pero mas pinabilis. Like, 10 times faster than a regular hard drive. Kasi yung Solid State Drive, wala siyang moving parts. Yung hard drive kasi mayroong disk sa loob yan na umiikot. Yun yung traditional. Yun yung talagang ever since ganun na ang hard drives. No? Pero itong solid state drive, ito po yung mga bagong hard drive ngayon na 10 times faster.
na kung bakit ko siya nire-recommend kasi dyan mo i-install yung mga programs. Mas mabilis ang programs gumana kapag naka-install sa SSD. So parang may dalawa kang hard drive. Dito yung mga programs. Dito naman sa regular hard drive na 1TB, nandito naman yung mga files. Ah, make sense, di ba? Nandito yung programs sa solid state drive, yan 256. Enough na yan para makapag-install ka ng Photoshop, Adobe Premiere Pro, mga ganyan, at mag-install ng mga ng video calling platform. Dito sa 1TB hard drive, dyan ka ngayon maglalagay ng mga files. Video, presentation, photos, lahat. So, huwag ka maglalagay ng mga regular files sa solid state drive mo para at least hindi mapuno. So, sana na-gets po ninyo, no? Makakatulong sobra sa pag-optimize ng isang computer overall pag marunong ka mag-segregate programs mo from the files. Pinaghihiwalay po yan. So, ano sabi ko? Ideal requirements ito. Now, what if, Darwin, ang laki ng 20,000, ang laki ng 30,000, hindi ko afford yan. O sige, baba natin. Meron namang options. Ito yung tinatawag kong type budget. So, sa type budget, 15,000, 20,000. Guys, I know may mga nakikita kayong less than 10,000 pesos na computer. Paprankin ko na kayo, ha. Please, huwag kayong bumili ng less than 10,000 na computer. Especially kung yung mga processor niyan is not even an i5. Pag mga Pentium pa yan, Diyos ko, pagpasok pa lang ng Google Chrome pa lang, ha? Internet browser pa lang. Tingnan mo, blue screen ka agad yan. Alam nyo guys, ang Google Chrome sobrang takas kumain. Mozilla, Firefox, yung mga bagong browser natin yun. Believe me, nung minsan nag-streamer ako, inopen ko yung task manager ng Windows ko. Ang ginagamit ko lang Google Chrome. StreamYard lang yun eh. Sabi ko, bakit nagwa 100 yung processor ko? Google Chrome pa lang yun. So, may ginawa lang ako, no, konting twitching, naso ko sa video card para tulungan. Pero, si Google Chrome pa lang, sasabog na yung computer mo pag mga less than 10,000 pesos ang budget mo. Wala pa yung Photoshop dun. Wala pa yung Premiere, yung mga editing, video editing software na I'm sure magagamit mo rin naman sana kung mas mataas yung specs na binili mo. So again, itong pinapakita kong tight budget option, good news, kaya pa din naman, kaya mag Photoshop, kaya mag video editing, kaya mag live stream, kaya pa. Pero of course, hindi mo lang i-expect na kasing bilis nung ideal requirements. Okay? Pero if it's below 15,000, trust me, meron magko-contest sa akin dito. Sige, pakita mo sa akin yung build mo na less than 15,000 at swabe kang nakakapag-OBS, swabe kang nakakapag-StreamYard. Sige, sa'yo na itong laptop ko, bigay ko na sa ito. Oh. Wala akong ni-research ko na yan, guys. Umurahin ka lang ng mga nasa Gilmore kapag ka nagtanong ka, meron ba ditong worth 10,000 na pang livestream? Mumurahin ka ng mga tao dun. Sabihin sa'yo, bumili ka ng basura. Wala, walang ganun. Kailangan mo talaga at least 15,000 to 20,000. Okay? Sana malino tayo dyan. So, ito po, specs ng mga 15 to 20,000. An i3 quad-core. Guys, a quad-core. Especially if you're doing video capture na katulad nito na gumagamit ako ng DSLR. Ang basic requirements ng mga video capture cards is at least quad-core. Ginamit ko sa isang MacBook namin na dual-core. Pwede, kaya, pero may nasa-sacrifice eh. May ibang program na masa-sacrifice. Lalo na pag pinagsasama mo na sila. So, quad-core is very important. Yan o, makita nyo naman. From the ideal to the tight budget, kailangan consistent laging quad-core ang pinipi. 8GB of RAM, once again. Ang RAM, guys, mura lang. Sige, bigyan ko na kayo ng idea. Ang isang 8GB na RAM, nakakalaga lang po yan ng mga 4 to 5,000 pesos. Kingston. Yeah, baka nga less pa eh. Baka sabihin niyo, mahal naman yung 4 to 5,000. Well, guys, ano sabi ko? You have to invest, di ba? Kailangan mo talaga yun eh. Kasi kung ibababa mo pa dun, magpo 4GB RAM ka, sayang din lahat. Sayang yung video card, sayang yung quad core. Hindi siya mag-work harmoniously. Harmoniously. So kailangan yung kailangan yung isipin yung ito dapat ang combination nila. So, once again, 8GB RAM, yung video card, pwede mong ibaba isagad hanggang 2GB lang.
is wag nang bababa sa 2 gig of RAM. Ah, magkano nga muna tayo? Ang dami na pala nagko-comment. Magano, shout out muna tayo. Ayan. Uy, si Tito James Lara nanonood, 30 to 40k. Ayan. Okay. Opo, dito lang ako sa Facebook naka-live, guys. Wala po akong live sa YouTube ngayon kasi naka-record to. Kaya upload ko to sa YouTube later on. Dahil wala naman masyadong nanonood sa YouTube at hindi naman ako masyadong kumakarit doon. So, dito muna tayo sa Facebook, guys. Focus lang lahat dito. So, hi sa mga watchers. So, 123,000 watchers! Oh, yes! Salamat sa lahat ng mga nanonood! O, di ba? May pasang parang yan. Yeah, so, tapos, tuloy natin. Ano tayo sa hard drive. 500 gigabytes na hard drive. O, yan. Tipid na yan. Wala na ngang SSD yan eh. Pero, it will work. Okay? It will work. Ang hard drives, standard na yan. Even for the next generations, I guess. Kasi hanggang ngayon, mahal pa rin ang mga solid state drives. So, hindi pa siya pang masa. Hard drives, pwedeng-pwede pa yan. Yun lang, pag nag-e-edit kayo, you're using programs like Adobe Premiere, mga mabibigat, expect na yung rendering time ng mga video o yung kumbaga pag ine-export mo na yung video mo, doble. Doble talaga yung time compared sa pag naka-SSD ka. No, yung MacBook Pro ko, naka 1TB na SSD, kaya niya mag-render ng isang 6-minute 4K video in less than 5 minutes. Pero pag naka-regular hard drive ka, 15 minutes to 30 minutes yun. Medyo masaklap. Pero it will do the job. Yun lang naman importante. As long as it can do the job, kung ano yung budget mo, yan ang sundin mong ano. Ngayon, anong brands, saan bibili, pag-usapan natin down the comment section or sa PM na lang yan. Ha? Medyo matagal-tagal yung hanapan dahil alam nyo ang mundo ng computer na nakakatuwa kasi sobrang dami mong pagpipili. Pero syempre, as long as may kilala kang marunong, makukuha mo yung best options and probably the cheapest options. Meron tayong comment dito, Dell Inspiron 15, 3,000 gamit ko apps, workhorse lang po, ina pang gaming. I used to work sa Dell, ah. XPS ang account namin, mga gaming system ng Dell. So meron tayong mga brands like HP, Asus, Acer, Dell, EO, o ba? Okay ba? Yun na yung mga familiar ako eh. Okay, baka may iba. Yeah, syempre Apple, MacBook. So, ang Dell is a very good din sturdy laptop. Medyo tumatagal din po yan. Dati may Asus ako. Ngayon lang ako nag-Acer. Okay. A shoutout watching Front Row Osamis. Wow! Guys, hello sa mga taga-Osamis. Oh, yung misis ko nanonood. Sheila Ayala is watching. Hello there. Welcome sa Techy Tuesday natin. Wala po siya ngayon dito. Nandun po siya ngayon sa Paranaque. Kaya hindi po siya kasama ng gugulo dito ngayon. So, I miss you. Ayan ah. Points. Okay, let's go down naman sa camera tips. Guys, meron ka ng computer. Meron ka ng laptop. Pagpalagin natin, no, nakabili ka at nakapag-assemble na tayo ng computer mo. Siyempre, paano ka magla-livestream kung wala kang camera? So, ang option number one is webcam. Ang webcam, nagre-range talaga yung mga decent ones ng 4 to 5,000 pesos from Logitech, no? Bagong uso ngayon yung Brio. Meron din mga iba-iba eh. Pero mostly Logitech. Guys, kung gusto nyo mabilisang decision na kagad, go for Logitech. Can't go wrong with Logitech. Yan ang mga talagang sikat at noon pag gumagawa ng mga webcams. So, if you know another option na ano, please comment down below kung ano yung pwede nyong i-share sa mga nanonood na other option ng webcam. Tapos, maganda pa sa webcams, plug and play. So, USB, direkta sa computer, may konting driver siguro, installation ano, software, and then that's it. Good to go. Babasahin na siya ng computer mo as videos. Okay, and most of the time, may microphone ng kasama yun. Pero huwag kayong gagamit ng microphone ng webcam. Please lang, huwag na huwag nyong aasahan yun. Still, pumili kayo ng dedicated microphone if ever. Kasi walang silbi. Yan, gumamit kayo nito. Sinabi ko kanina. Hindi, ang layo ng webcam sa mukha mo, makakasagap siya ng mga background noise. At ayaw mo yun. May maririnig na tumatahol, may dumadaang tricycle.
may kausap ka eh, tapos biglang mayroon kang background noise, turn off yun. Gamit namang ganun. Huwag kayong papayag na ganun. So, if you have a webcam, make sure meron ka pa rin audio source. Kaya, microphone, dedicated microphone. Now, ito naman, digital cameras with clean HDMI output. Ito yung ibig sabihin ng clean HDMI output. Right now, itong ginagamit kong Sony camera, wala kang nakikitang controls, no? Controls ng camera. Or, halimbawa, ano yung shutter speed, ano yung light source, ano yung white balance, ganyan. Pero, for example, ito, meron ako ditong, kita ko lang, ha? Meron ako ditong Canon digital camera. So, pag in-on mo ito, guys, may makikita kayong mga controls, ayan, oh, around the LCD. So, ang tawag po dyan, yan yung mga controls, yan yung mga info. At nakikita po yan kapag kalimbawa walang clean HDMI output camera mo. Makikita yung mga recording, ilang minutes left, mga, ang pangit, di ba? Well, for some, nag-vlog sila, gusto nila may effects na gano'n na nakikita dito sa frame yung mga info ng camera. And ayaw natin yun sa live stream. Gusto natin malinis. Gusto natin walang ibang nasa screen kundi ikaw. At yung mga nilalagay kong ito, katulad nitong ganyan mga palogo-logo na ganyan, di ba? Effects na lang yan. Pero ayaw mong makikita yung mga info nung camera mismo. At ang tawag po doon is clean HDMI output. At I believe almost all modern cameras ngayon, merong option na ganun. Hindi makikita yung info nung camera on your HDMI output. And sa digital cameras, guys, ito, this is one that I recommend. Ayan. In fact, kanina po nag-comment si Ops Mikmik yata, shoutout po, about itong Canon G7X Mark II. Mark II po ito, ah. Currently, yung bagong labas na Canon na ganitong tura din, Mark III. So, ito po yung second to the latest. No? At may Mark I din. Ngayon, good news to all Canon users. If you have a Canon G7X Mark 1 or Mark 3, lang pong dalawa, Mark 1 or Mark 3, wala na kayong kailangan bilhin na capture card. Mamaya explain ko ano para saan yung capture card, which nagkakahalaga ng nagre-range iba-iba, depende sa brand, 3,000 to up to 8,000 pesos, depende sa brand. Hindi na kayo kailangan bumili noon kasi if you go to Canon website, naglagay sila ng driver or software, no, that turns your Canon camera. May listahan sila ng mga supported model. M50 supported yan, yung camera ni Ops Mark Anthony Cruz. Pwede mong install yun, nga lang pang Windows lang. So if you're using Mac, hindi ka pwede doon. Sa mga Windows user at mayroong Canon camera, meron na pong software available sa website ng Canon. Install nyo, and it will turn your Canon camera into a webcam. So, pang pro. Pro na pro. Without buying any gadget or any peripherals, no? Pwede nyo na pong i-set as a webcam. Kable lang, micro USB lang, pasok na. Unlike ako, kung mapapansin nyo, meron akong setup dito na DSLR going to an HDMI cord papunta sa, alam mo, maganda, pakita ko sa inyo. At least, no? Sa inyo. Kanina ko pa gustong gawin to eh. Guys, meron akong magic eh. Ay, hindi. Mamaya na lang pala. Kasi pag umabot na tayo dito sa smartphone, yan o, oh, makikita nyo yung smartphone, ituturo ko sa inyo kung paano gawing webcam ang smartphone nyo, especially Android phone. Wala kang bibiling kahit na ano. Kasi, let's go. Proceed tayo dito sa... So, again, no, sa digital cameras with clean HDMI, pwede rin yung mga Nikon na maliliit. Meron ba yung Nikon? Sure yung Nikon, no? Pero mostly na mga PowerShot, alam ko Canon. PowerShot is Canon pala. Okay, sa Sony, meron ang Sony RX100, RX100, Mark 4, Mark 5, Mark 6 na yata yung pinaka-latest ngayon. Saka na, latest pa. So, if meron kayo cameras like this, no? I-PM nyo ako, malay mo, matulungan ko kayo kung paano ito gagawing
webcam, step by step. Yan. Pwede. In fact, inihintay ko lang yung capture card ko na isa pa para maging second camera ko to. Dalawa yung magiging camera ko. Itong Sony and itong Canon. Unfortunately, yung Mark II hindi supported ng Canon software na sinasabi ko kanina. Kaya bubuisit ako eh. Mark I and Mark III supported. Tapos yung Mark II hindi. Ano yung dilaktawan? Abno, diba? Pero kung supported yung camera mo, please go to Canon website. I-download nyo yung software. At pwede ka na mag-live stream using your Canon camera without buying any peripherals. Straight na kagad. USB, micro USB to your computer. Wak na. Next, DSLR cameras with clean HDMI. So once again, ito na naman tayo sa DSLR. Ano ba pinagkaiba ng digital camera sa DSLR? Ang DSLRs kasi guys, detachable yung lens. Basically, yung pinakaunang obvious na difference ng DSLR at ng digital. Ito kasi built-in, no? Ano? Nandun na, hindi mo ito matatanggal. So, kung ano yung nandyan na lens, o yung focal length, lahat na, yan na yun. Basically, nandyan na lahat. Pero, etong mga ganito, yung mga ganitong cameras, kailangan mo itong bilan ng separate lenses, iba-iba na sobrang mahal pa nung iba. Alam niyo na yan. So, again, nag-comment si Apps Eric. Apps, Android to Mac. Haha, wala akong mahanap na maayos. I'm sorry sa mga Mac users, guys. It's one of the reason kaya ako nag-shift to Windows since last month. I know, for 2013, 7 years po akong Mac user. And before naman ako naging Mac user, PC ako. Pero, nakakamiss yung Mac, syempre. Pero kailangan kong mag-shift back to Windows. I know maraming uplines ang manghihinayang sa MacBooks nila kasi halos lahat kami naka-MacBook eh. Pero guys, kung gusto niyo talaga na makadiskarte ng mga ganitong malulupit na ano, mas flexible pa rin talaga ang Windows. At maraming developers, Windows pa rin ang prefer. So sorry sa mga naka-Mac. So move on tayo guys. Ito na, dito tayo DSLR. So once again, you need a lens. Good lens. So itong camera ko, naka-connect yan sa HDMI capture card. Parang ganito siya kalaki. Hindi ito capture card, ha, pero ganito lang siya kalaki. Isasaksak dito yung camera, tapos may USB palabas. Dito naman papasok papuntang computer. So, maraming nabibili yan sa Lazada. If you need a source ng HDMI, PM nyo ako. Meron akong kinukunan yan. Okay, pero of course, i-ready mo lang. Medyo pricey siya. Ranging from 3,000-4,000 up to 8,000 pesos. Siyempre, the higher the price, the better quality. Lagi naman ganun eh. Diba? Most of the time, pagdating sa electronics. Okay? Eto na! Ay! Eto na yung gusto kong part. Eto na, dito tayo. Guys, nababasa niyo ba yung next? Ano to? Smartphone. Malupitang magic tayo ngayon. Sa mga first time na makikita tong technique na to, kapit-kapit kayo ha. Usapang budgetarian baka mo. Wala kang pambiling webcam. Sample, wala kang pambiling webcam. Sample, wala kang pambiling digital camera. Wala kang, lalo na't wala kang pambiling wala kang pambiling DSLR. Dahil body pa lang, plus the lens, magkano na. Dito tayo ngayon sa smartphone. Yes, yung smartphone ninyo can turn into a webcam. In fact, sorry sa mga bumili ng webcam, nakabili na, mas prefer ko pa ang smartphone kesa sa webcam. So, pakita ko sa inyo ha. Halimbawa, gusto mo, una sa lahat, sa setup ko lang mabilis. Una sa lahat, ang camera ng cellphone natin, most of the time talagang pangmalakasan. May mga 4K na nga yan eh. Tama mo ba? So, kung may plano kang bumili ng webcam that has 4K capability, then wag na. Yung phone mo is already 4K, pero guys, hindi naman talaga na po project yung 4K sa mga live. Sa totoo lang, kung bibili ka ng 4K webcam at ipanglalive mo sa Facebook, tayang lang pera mo. Bumili ka ng mga 1080p lang. O yung mas lower resolution. Kasi ang nababasa lang ng Facebook, 720p. In short, HD yun. Yung 1080p, full HD yun. Yung 4K, yun yung Ultra HD. Pero, hindi nagmamatter eh. Sa mundo ng Facebook Live or sa mundo ng
kahit yung mga video ko, lang binabasa lang dyan, guys, 720p. Useless. Kaya ako, hindi ako, never ako bumili ng webcams, no? Pero, syempre, kung talagang ayaw mo ng hassle, plug and play, pwede fine, bili ka ng webcam. Pero kung medyo techy ka, at makatulong sa yung sa'yo itong Techy Tuesday natin, gawin mo to. Ang kailangan mong i-download is itong app kung tawagin. Actually, maraming app na katulad nito. Pero sa akin, ito po yung ginagamit ko. Kita ko lang yung picture. Sana makita nyo on your screen. Ang tawag dito ay Droid Cam X. Hindi po ako biniyara ng app na to, pero baka makatulong sa inyo. Itong Droid Cam X na ito, okay, i-install nyo rin sa computer nyo. Meron silang website, install nyo dun, and then, magkoconnect yung computer mo wirelessly. Ha? Wirelessly sa cellphone mo. Kapag nag-connect siya sa cellphone mo, pwede mo na siyang gamitin webcam. Babasahin siya ng computer mo as webcam. Pakita ko lang ah. Teka, setup ko lang mabilis. Asan na ba 'yon? Okay. Pwede, may option 'to na kasama yung audio, pero since may mic na ako, video lang ang i-capture ko. Yan na. So kung makikita nyo ngayon, yan ang itsura niya. Tapos ipapasok ko siya dito sa ano ah, sa live stream ah. Lang po. Live stream. Dun. Wait lang guys ha. Give me 2 minutes. Nangangapa pa tayo dito sa OBS. Oh. Yeah, window capture. Ay, ito na. In 2 minutes, ah, yeah, ano, ipapasok ko lang itong wireless webcam natin. Imagine, ah, wireless pa. Hindi mo na kailangan ng USB. Unless, i-charge mo. Kasi, syempre, pag matagal naka-on yung cellphone mo, malulobat. Ha? Ito nga. Kinakain ako. Eh, ayan, ayan. There, wait lang po. So, teka, ayusin ko ng konti. Papakita ko na sa inyo para at least makita nyo habang inaayos ko. Ayan, ayan. On your screen. Ay, natakpan ako. Ano ba yan? On your screen dito. Pa-crop ko lang saglit. Dapat talaga may assistant ako dito. For ano lang to, example purposes ah, hindi siya perfect ano visuals ano, pero for example lang. Okay, ayan, yan, yan, yan. Ginawa ko na siyang video cam source. So, kung halimbawa may stand ka, meron kang stand ng cellphone holder, cellphone holder. Ito yung gagamitin mo. So, naka-connect siya ngayon sa computer. Naka-connect siya ngayon dito sa ating ano, laptop as a webcam. Pero, tinan mo, hawak ko siya wireless. Oh. Yan siya. Tapos may battery saver pa siya. Tinan mo, wala siyang, naka-black screen siya ngayon, pero still gumagana pa rin. So, yung Droid Cam X na yan, pwede nga ako mag-vlog yun. Yung Droid Cam X po na yan is very useful nung wala pa akong access sa DSLR kasi nung wala pa akong game capture card or yung capture video capture card, ito po yung ginagamit kong pang live stream nun. So, nakakonect to sa computer once again using yung application. And there you go. So, sige, alisin ko muna to. Sana nag-getsin nyo. Pinataranta ako dun ah. Oh, so kung nagets niyo yung aking konting balik ko lang yung live ko, naka-live pa ba ako? Oh, yeah, kung nagets niyo yung sample ko na yon, makakatulong. Oh, magbuo ka ng PC, huwag ka nang bumili ng webcam, use your phone muna. Tapos
meron ka ng webcam. Okay? Balik natin doon sa presentation natin. Nasaan na yun? Okay. And last but not the least. Ayan. Nanonood pa ba? Ha? Sana yatang nanood. Ang tagal ko ba mag-demo? Sorry ah. Natagalan ako doon sa demo eh. Pero get. Guys, ito na. Tuloy ko na yung last natin. Ito sa camera tips. And hello sa 122,000 viewers. Hi. Junel, nanonood. Tatay ko nanonood. Hi pa. Ang fans club ko andyan. Junel, so may Droid Cam X din na program apps for Windows. Yes, for Windows talaga yung Droid Cam. Yung Droid Cam application po is for Windows and for Android. Kailangan dalawa. So, isa for the phone, isa for the computer. Mag-communicate sila. Yun. Next, itong use, nakalagay sa baba. Ito, basahin nyo. Use streaming cardioid. Cardioid. Alam mo, ang hirap-hirap i-pronounce niyan. Use streaming cardioid microphone. Eto po yun. Right now, I'm using a microphone. Guys, itong microphone na ginagamit ko ngayon, ang tawag dito yung mga cardioid microphone. Ibig sabihin, meron siyang option na directional. Sa akin lang nakatutok. Pansinin niyo lang ito ah. Tatry kong mag-type-type. Kung naririnig yung typing ko ngayon over my voice, ibig sabihin hindi siya effective. Pero kung wala kang naririnig na typing ngayon, right now I'm typing a lot. Dinuduro ko yung keyboard ko ngayon. Kung hindi mo siya naririnig, ibig sabihin it's very effective. See? Ang tawag doon, noise cancellation. Anong sabi ko po kanina, if you're using the microphone ng mga webcams ninyo, sablay yun. At kung gumagamit ka ng mga ganitong microphone din, I know, in-adjust ko to kanina, pero ang lakas maka-pick up ng mga background noise nito at hindi siya advisable. So, 100% kailangan nyo po ng dedicated microphone if you're going professional pagdating sa live streaming. Kahit pa paano, ang lakas maka-pro. And siguro naririnig nyo naman po yung boses ko dyan sa ano nyo, diba? Okay, move on. Ito na tayo. Uy, Sir Bong nanonood. Thank you, Upstar. Galing talaga. Aba, thank you, Sir Bong. I miss you. Okay. Next na natin. Malapit na tayong matapos. Streaming softwares. Yan na. Dito tayo ngayon sa mga well-known. StreamYard. Guys, sa StreamYard free. If you wanna buy it, meron siyang one-month plan. 1,260. Yun yung binayaran ko. Credit card. No? OBS. Open Broadcast System. Kung di ako nagkakamali. It's free. Itong ginagamit ko ngayon is OBS. Ang difference ng StreamYard sa OBS is quality. Video quality is definitely better in OBS kasi wala siyang compression. Kapag StreamYard kasi, para at least yung ibang gumagamit ng StreamYard, super daling gamitin. As in. Pero kung medyo ok ka sa quality, it's not the best option. Pero kami, we're using StreamYard for ano, yung mga talagang events. Pero pagdating sa mga solo streaming, like ito, itong ginagamit ko ngayon, OBS pa rin ako. OBS. Okay? Yung mga VMix, yung mga Twitch, usually, ibang karira, ibang industry gumagamit niyan. I think yung VMix, mga television, ano, yan ang ginagamit. Well, OBS din, ginagamit nila. Pero may bayad kasi yung VMix. Same. Mahal ang VMix. Yung Twitch, mga gamer po, gumagamit niyan. Facebook. Oh, alam niyo naman siguro yung Facebook. In one click, you're live. Or lagay mo man lang ng title. So, wala siyang mga ganitong interface. Pero, very straightforward. Alam niyo naman na yung Facebook Live. YouTube, ganun din. Same lang. Kaya, kung gagamit ka ng software, mas maganda mag-start ka sa StreamYard. Okay? Siya ang pinakamadali. Siya ang pinakasimple. And, best of all, libre. Yun eh, kung walang kaso sa iyo na mayroong logo ng StreamYard dun sa live stream mo ah. Pero yung purpose of doing presentation, magpasok ka ng guest sa iyong live stream, super dali. Send the link and that's it. Camera yung kausap mo. Super dali. Tapos may backstage pa siya. So para kang nasa isang event kung saan may stage at may backstage. Yan ang StreamYard. Ang OBS naman, para siyang ano eh,
kumbaga sa pagluluto, eh talagang you'll start from scratch. Ikaw magluluto ng buong stream mo. Wala siyang preset, wala siyang... Ikaw talaga from scratch. Ang StreamYard, ilalagay mo na lang yung mga gusto mong ilagay and siya nang bahala for you. Click, click, click na lang. Diba? Ganun siya kasimple. Okay? Ayan, yan yung mga streaming softwares. And last but not the least. Oh, yan, sa wakas, nandito na tayo sa last part. Okay. Nakikita nyo ba yung nasa screen nyo ngayon? Meron tayong tatlong internet service providers. Nasana po, nasasakupan ng mga area ninyo. I'm so happy and we're very lucky na dito sa area namin sa Quezon City. Sobrang bilis nitong PLDT. So if you're in Quezon City, I highly recommend PLDT. May mga plans sila dito starting from 10 Mbps. Guys, ha, go for fiber, not DSL. DSL, obsolete na yan. Well, nandiyan pa rin yan, pero yan yung maraming issue. Yan yung mahina ang connection na puputo lahat. So, fiber na. Guys, maging... Oops, I'm sorry. For a moment, ha, wait lang. Guys, wait lang ha. Tara ko lang yung pintuan. May nagbukas yung aso ko, binuksan yung pinto, hindi sinara. Ang galing no, marunong siyang magbukas ng pinto. So, yan, once again, no, yung PLDT plan, 10 Mbps, I suggest dun tayo minimum 20 Mbps. Kung magla-livestream kayo, please, huwag kayong bababa sa 20 Mbps. Once again, 20 Mbps lang po pataas. Okay? Kung kailangan nyo na explanation, mag-usap tayo after this. Ayoko nang explain na mahaba. Kasi ang... Dami explanation. Pero para sure ball, 20 Mbps lang pataas. Okay, Mr. Kelbides. Boss Darwin, may app ba yung gamit mo to filter yung background? Yung background na ginagamit ko ngayon is just a background. Hindi po ako naka-green screen ngayon. Kurtina lang po namin na inilawan ko ng orange and violet. Or blue. Parang blue eh. Opo. Wala po siyang app. Nakataon lang na blurred yung background kasi I'm using a lens na nakaka-blur ng background by itself. Oh, again, ito, may gumagamit dito. Fiber gamit ko dito apps Front Row Osamis. Yan, by Zyro Maynar. Yan, very good. Guys, maging standard na natin ang fiber. Whether it's Converge, whether it's Globe. Ang Globe pala, meron na rin Globe Fiber. Technically speaking, no, hindi ko alam talaga yung ano yung ginawa sa fiber na wala sa DSL. Pero all I know, luma yung DSL, it's an old line at malapit na ma-obsolete yun, no. Siyempre, yung mga hindi afford ng fiber, pinagdi-DSL. Pero, di ba, if you're doing this for a living, professional ka, ayaw mong nai-interrupt ang connection mo, ayaw mong mabagal, ayaw mo nang... Kasi sabi nga ng isang mentor namin, pag mabagal ang connection mo, mabagal ang negosyo. Oh. Now, going dito naman sa Globe, oh, yan, oh, meron silang 10, 25, 50, and 100 Mbps with the corresponding prices. Ayan. Tapos, Converge. They have 3 plans. Galing to sa websites ng mga internet providers natin. Eh. Kaya meron tayong... Ayan. Hindi ko masyado makita. Ayan. So, kung nakikita nyo sa screen ninyo, ako hindi ko makita eh. Ito na nga lang sa cellphone. 25, 75, and 100 Mbps. 150. Mahal, 3,500 ah. Walang bagay. Kung computer shop ka, pwede na yan. Yung mga nag-go 100 Mbps, computer shop po yan. Hindi nyo po kailangan yan. Kung tatlo, dalawa, isa ka lang gagamit,
20 Mbps is the most ideal. If you wanna go for 30 Mbps, 50, eh di mas safe, di ba? Marami man kayong maging bisita at gumamit ng wifi ninyo, eh, kayang-kaya pa rin. Pero 20 is more than enough. Okay? Fiber naman yan eh. Sabi nila, feeling ko rin naman, kasi palagi ako nagsispeed test, reliable ang ano, whether downtime or uptime, consistent ang ano ang speed ng fiber compared sa DSL. Lalong, eto pala. Eto pala yung gusto kong sabihin sa inyo, mga kaibigan. Nagigigil ako dito eh, ha? Paano ko ba sasabihin? Guys, sa mga hanggang ngayon, working from home, na naka-data, okay lang naman. Okay lang naman siya. Wala namang kaso kung naka-data ka. Ang problema, siguro naman by now, obvious naman na napakabagal ng data at hindi ka magso-survive ng naka-data for a very long time sa negosyo. Una, tahan. Mabilis maubos. Kailangan mo ngayon only. Diba? Ang lakas kumain ng data pagdating sa live stream, sa video call. Per. Nag-YouTube ka pa. Nag-Facebook ka pa. Talagang kukulangin. Ako, alam mo, nag-data ako for quite some time. Home prepaid data. Wireless siya, no? Pinasok ko dun sa pocket wifi ko. And plan ko is, ang kinukuha kong register is 80 gigabytes in 15 days. For 15 days pala. 80 gigabytes. 80 for 15 days. Yan ang ano, mga options sa home PLDT home prepaid wifi. Pero, nagugulat ako, first week pa lang ubos ko ng 80 gig. First week pa lang ubos. Pangalawang concern, ang bagal ng upload speed. Guys, when you're doing live stream, ang number one priority mo, yung upload speed. I-install nyo itong application na kung tawagin speed test. Let me show you, no? Kasi, napaka-importante nitong speed test natin kasi dyan mo malalaman kung gaano kabilis yung internet mo and if it's good enough para makapag-live stream ka or makapag-YouTube ka man lang, di ba? So, ito. Ako lang, ha. So, halimbawa, gusto mong mag... Yan. Punta tayo sa website ng speedtest.net. Okay. Type nyo lang, speed test. Ang gumawa ng speed test is Ukla ang pangalan. Medyo weird lang yung pangalan niya. Pero it's very famous, no? Halos lahat itong ginagamit na form of testing their speed ng wifi. Yan. So, hopefully nakikita nyo sa screen nyo. Nakalagay go. Oh, okay lang, i-flex ko lang yung internet speed namin dito sa bahay. Let me show you. I'm using a PLDT home fiber wifi and let's go. Speed test natin. Yan na. Yan, maglo-load muna yan. Ko-connect muna sa isang server. Huwag mo akong papahiya, please lang. Okay, ayan. So I hope nakikita nyo on your screen, no? Nagsispeed test siya ngayon. Partida, nagla-live stream pa ako nito, ah. So meaning, dapat mas mataas pa to. Baka sa baba, nag-Netflix pa yung tatay ko. Kasi meron siyang account ko. At nag-Facebook yung mga kapatid ko. Pero look at the upload speed namin dito sa bahay. Pumapalo ng 100 plus megabytes or megabits per second. So, ang minimum sabi ko kanina is 20. 20 Mbps. Pero if you're having 100 plus megabits per second, then, ba? Mag-live stream ka magdamag kung gusto mo. Walang problema. Partida, ano pa yan, ha? Ganitong oras, maraming gumagamit ng internet. Diba? 10 o'clock, 8 o'clock, yan yung mga downtime, eh, kung tawagin, eh. Pag madaling araw yan, pre, nako, sabog. Sabog na sabog yan. So, guys, so, pinakita ko lang ng konti. Ganun ang, ano, standard natin when it comes to, yan, professional, ano, talaga. Pero, again, magkano lang yung binabayaran ko dito, 99. Yeah, 1699. So sa 1,700 dati nagbabayad ako ng ano 600 pesos, 80 gigabytes
or 2 weeks na 1 week pa lang ubus na. So kung 4 na linggo sa isang buwan, magbabayad ako ng 600 pesos dahil laging nauubos at napakabagal pa ng upload speed. Mabilis yung download. Mabilis ang YouTube, mabilis ang mag-download ng torrent, pero yung upload upad talaga. Wala pa ngang 2 MB per second eh. As in, aabuting ang 3 araw bago makapag-upload ng 3 minutong video sa YouTube. Ewan ko ba, basura talaga o baka sa location ko lang. Pero again, yun nga, kailangan mo at least 20 Mbps upload ha. Kasi yun yung data na binabato mo sa server sa internet. Pag-download, yung kinukuha mo sa internet. Kaya dalawa yung lalabas sa speed test mo kanina, pinakita ko. Download and upload. Okay? Well, itin ko. Ayan, oh. Nakikita nyo ba to? Download. Ayan, meron akong 50 Mbps speed and upload. Dapat po, mataas ang upload. For live streaming, upload speed ang priority. Oh, sana gets niyo ang ating mga pinag-usapan natin tonight. Magbasa nga tayo muna saglit bago tayo magpaalam. Sige, bago tayo magpaalam, mag-shoutout tayo ulit. Ayan, thank you, Ups Paul. Turita from Iloilo, hello. Babakred lang ako, ha. Okay. Kel Bides, maraming salamat, boss. Thank you rin po sa pag-tune in. Please like and share. Wala, ngayon pa ako nagsabi, tapos na. Ah, mature talaga. Sabi ni Zyro, PL disconnect yung DSL. Tama ka dyan. Actually, ang dating tawag nila sa PLDT is PLDC. Kasi laging nadi-DC or disconnect. Yan ang asara nila dati sa PLDT. Oh. Ma'am Jaisel, may apps may nagtanong, okay po ba yung 20 Mbps na prepaid PLDT? I-check nyo, guys. Guys, hindi ko sinisiraan yung PLDT home prepaid wifi, ha? Yung kumbaga yung data. Pero, ang dami ko na kasing na-test. Even yung mga members ko na gumagamit ngayon sa province, no? Lahat sila pinagsispeed test ko. Patingin nga ako, patingin. Kada send nila sa akin ng screenshot, walang lumalagpas ng 10 Mbps na upload speed. So, lahat hindi pasado sa akin. Sabi ko, kung gusto nyong talagang makapag-work from home, you have to upgrade either palit SIM card ng, ewan ko ah, kung mayroong mas mataas na SIM card, or simply magpa-line ka. Yun lang talaga po ang solusyon, magpa-line ka. If you live in a place na hindi ka naman alis ng alis, total, lahat naman po tayo nasa bahay ngayon, magpa-line ka. Okay? Line lang. Line lang ang option mo. There's nothing else. Yung mga wireless natin, guys, sorry. Before, lagi tayo nasa labas, super convenient na may internet ka on the go. But now that we're working from home, being live streaming, video calling, aba, sige na. One valid ID lang naman ang requirement ng PLDT. Fill up ka ng form, that's it. In a week, meron ka ng linya. So, guys, bigyan nyo ng oras, ha? Huwag nyo nang tipirin yan at kayo din, titipirin kayo ng negosyo natin kapag tinipid mo yung mga ganyang bagay. Yun lang. Sige, ano pa? Wow. Sir John Herrera, Abs, anong mas prepare mo kung ikaw tatanoy? PLDC? PLDC talaga? Or Converge? Yung, guys, hindi, iba yung Converges, ha? Sabi niya dito, Converges, eh. Iba po yung call center po yun. Yung Converge, yun po yung isang internet service provider na pinakita ko kanina. Nagpa-survey ako ng Converge at ng PLDT the other day and 50-50. Ang pinaka iko-consider mo pa rin, hindi yung internet provider but the location. Location pala. So, wag na tayong mag-argue kung ano ang mas mabilis, no? PLDT ba o Converge? Nasa location po yan. If your location is kumbaga, mas mabilis ang Converge, then survey mo sa area nyo kung ano mas mabilis. Pwedeng i-advise ko yung PLDT sa'yo dahil yun yung gamit ko ngayon. Pero yung lugar nyo pala, diba? Walang line or mabagal ang line dyan. Kasi siguro, no? Baka DSL lang available dyan. So, itanong nyo po sa area ninyo. Pero I don't recommend na magpasok ka sa mga bahay-bahay. Ano pong internet nyo? Nak-nak! Mga ganyan, ha? Hindi po ganun, ha? Ang gusto ko lang na sabihin is
you do your own search or do your own ano, research, survey sa area ninyo. Ano yung mas okay? Yun lang po. What else? May question pa this sila dito. Okay. What else? Uh-huh. Once again, thank you pa rin sa mga nag-tune in till now. Q&A portion muna tayo at wala, hindi ko na ma-scroll back yung mga comments. Paano ba to? Hindi na bumabalik, oh. Ayaw na umangat. Ba't ganun? Paano ko mababasa yung mga previous comment? Ayaw na umangat. So, yung mga nasa baba na lang. Sorry sa mga naunang nag-comment, hindi ko na mababasa. Gerson Abaya, apps ano po laptop mo? I'm using a Nitro 5 laptop. Nitro 5. Okay? Okay. Pakita ko sa inyo. Natakil ko to sa last Techy Tuesday ko. Sige, sagad natin ng 1.5 hours tong live natin para may konti pa tayong ano. Bale. Bukas pa ba yung ano? Ay, bukas pa. Okay. I-on ko lang ulit yung camera ko para makita ninyo. Konting ano? Konting tour. Tour? Konting tour sa mga peripherals ko dito. Pakita ko ng light. Okay. Okay, ayan, ayan. Ito ngayon yung ano? Ito ngayon yung... Dali, ah. Gamit kong laptop. Sorry, medyo maalikabok. Pa masyado na punasan. So, ayan, ah. I'm using OBS. Ayan siya. Ito yung Nitro 5, kung tawagin. Acer ang brand. Ayan, Nitro 5. Ang specs ng laptop ko ngayon, if you're curious, hindi yung talagang super high-end like Predator ROG na laptop. It's more of like a mid-range gaming laptop. So, I don't need it kasi ang kailangan ko lang for streaming, no? Hindi naman ako gamer talaga na hardcore. Pero this one is i5. Kung makikita ninyo. Para kung ewan dito, ah. So, ito, Core i5. Diba, nabanggit ko naman kanina, no? Best for streaming talaga, i5. NVIDIA, yung kanyang video card. Teka, let me turn the auto. Okay, focus. Yan. Tapos, ang RAM nito, 8GB. Ang hard drive nito is 1TB. And then, may 256 na SSD. Yun ang ano niya. Yun ang specs. Then, ito yung keyboard ko. Actually, ito, murang keyboard ito. Pero, very beautiful. Beautiful? Pero, may ilaw-ilaw kasi siya. Yun. Tapos, ayun yung camera ko. Nakikita niyo. Ay, kita yung mga anik-anik dun. Yun. Tapos ito, yung iPad ko, always on my side. Wirelessly, nagta-transfer siya ng feed sa aking OBS for presentation. At itong hindi mawawala. Lagi talaga dapat nandito. Tawag dyan, kape. Oh, di ba? So, ayan. Yun, nagtanong, ano bang laptop gamit ko yun? Pang question. Acer Nitro 5 laptop ni Apps Darwin. Ayan. Thank you, Von. Yan. Apps, anong effect ng ping? Zyro, if you're playing games like Mobile Legends, Call of Duty, or any kind, yung Warzone man yan or yung mobile man yan, basta any kind of game that requires internet connection, very important yung ping. Kaya kung mapapansin nyo, buti natanong mo rin, kanina, tatlong parte yung test ng UCLA or yung speed test. Una, yung latency or yung ping. Pangalawa, yung download speed. Pangatlo, yung upload speed. Well, hindi naman to kailangan masyadong intindihin ng mga front row members, no? Pero if you're a gamer, yan ang kailangan mo talagang i-consider. If you're having a ping that's more than 100, chances are maglalag yung game mo. Hindi dahil mababa yung cellphone mo, yung quality ng phone mo, but mahina yung connection mo. So, yun yung bilis ng communication ng mga server between your phone and the server. Yun yung ping, eh. Latency. So, the faster or the mas mababa yung MS o yung ping, mas okay. Kanina, parang I had 5 ms. Sige. Well, I think dami natin na-discuss tonight. Tuwa naman ako. Kahit papano nakapag-share tayo ng mga ganyan.
So before ako mag-end, guys, salamat sa lahat ng nag-tune in sa Techy Tuesday natin. I hope meron kayong natutunan sa akin kahit papano. And kung meron pa kayong gusto pang matutunan, well, mag-PM lang kayo, no? 1 PM away. At I'll be happy to assist you. Happy to serve. Ano, tapos next Tuesday, in fact, mayroong iisip na rin ako na itatake laman natin, no? Sa mga kateki natin. Siyempre, more gadgets to review, to recommend. And sa mga uplines and crosslines and members na nagtatanong sa akin ng mga pinagbilan ko ng mga, alam mo na, mga equipments like this one. Ito, I had a new tool. Itong boom arm. Napaka-helpful kasi dati naka-stand lang sa table. And kailangan ko pang bumaba para nangawit yung likod ko. So ito, pwede akong sumandal. Pag nangawit ako, lapit ko yung microphone sa akin. Like a king, di ba? Ganun, baba mo lang ako. Kasi naharangan yung pes natin. Yan. Like a pro. So, you know, maganda to. You have to consider you're doing some long video calls, live stream. So, take kayo ng ano, boom arm. Okay? So, paano mga kateki? Shoutout ulit sa mga more viewers natin. Mitchell, Ferns, Jay, Lepiten. Sana i-include yung mga location ninyo. Ups, Eric, naka-tune in pa rin. Ups, na nakabili niya. Ano, pay-in na naman, bro. Parang kasi Ups Karen Tiglaw. The last time, bumili ako ng microphone. The next day, meron siya. Then sabi niya, meron kang ganyan, saka bumili. The next day, meron na rin siya nitong boom arm. This is very, ano guys, ha? Alam mo, dati kala ko, para lang siyang design or parang luxury or ano la abubot, hindi pala. So yung microphone stand nito tinabi ko na. Sabi ko mas gusto kasi kahit umatras pa ako kunyari dito para at least mas tanyo ako. Kaya extend ko lang yung microphone ko to this point. Still, oh, naririnig niyo ako. Relax, 'di ba? Mas madaling magano. Do medyo malayo na ako sa computer ko. So, still, oh, haba nung arm eh. Napaka-sturdy rin niya. Yan. Maganda to. I think nabili ko to mga less than 1,000 pesos. Teen Marie Hutalia. Thanks, Upstar. Very helpful talaga dinidiscuss mo. Thank you din. Well, sana nakatulong. Jan Herrera. Grabe upline. Legit talaga tong live na to. Talaga ba? Tamat po. Yan na naman na nagmo-motivate sa akin mag-live ng mga ganito. Dati, unang live ko, kwela-kwela lang. Pero sabi ko, mukhang kailangan talaga ng tao. JP, don't talk. Apps, paano daw maalis yung restriction ng NTC website na ino-open mo? Tanong ni Melvin Apps. What's NTC website? I'm not sure what that's about. Sorry ah. Wala naman akong restriction ah. I think nakakapag-live naman ako ng okay. Ano pa? Si Jericho Carbonell is from Olongapo pala. Hello po. Olongapo. Meron tayo from Sorsogon. Terence Bacabag. Hi, Terence. Ayan. Si Jordan. Jordan! Uy, sorry bro. Kanina na nasimulan na yung live, yung video call Zoom meeting namin. Kaya hindi ko na-accommodate yung sayo. Pero kung available pa siya after this, after ng Techy Tuesday natin, panata natin agad yung ano mo, invite mo ha. PM mo ako bro. John Daniel Magbanwa. Shout out, Team Palawan! Of course! Can't wait na maka-visit ng Palawan. Sana makapunta na ako dyan. Karsten Enzo. Team Optimus Tasma. Oh, ha? May nanonood na Team Optimus. Hello po. Yan. Abstraf Cabrales. Oh my God, si Idol nanonood din wala. Ako, alam nyo guys, kung meron man akong isang idol din pagdating sa mga techie stuff. Ayan, si Abstraf Cabrales. Abs, baka pwede tayo mag-collaborate minsan and I'm sure marami kang mai-share sa mga members natin yung mga first time naggaganito, no? Live stream and video call. Everything they need. Baka meron kang mga tipid tips din dyan na mai-share. Please, samaan mo ako sa next Techy Tuesday kung free ka, Abstraf Cabrales. Thank you. Demi Alontaga. Thank you, Abstar. Thank you din, bro. Jerson Navaya, big help. Thank you, Stephanie Gale. Shout out watching from Lapu-Lapu. Thank you, Stephanie. Davey Gregorio from Tarlac. Ayan, hello. Manilyn Grace. Thank you sa mga shinare mo Techy Tips. Guys, if medyo late na kayo nakapanood na itong live, hindi ko naman binubura yung mga Techy Tuesday live ko. So,
panoorin niyo lang yung replay, no? Nandiyan lahat ng mga last Techy Tuesday live ko. Okay, magalala. Pwede kayong manood ng replay. Ayan, Christine Ogena from Bulacan. Hi, hello po. JR Lastimoso. Thanks for watching, bro. Sino pa? Annalyn Baxa from Laguna. Tara, saan tayo maabot, man? Thank you, guys. Thanks for watching. Kung meron lang sana star dito, guys, donate some stars. Oy, joke lang. Dito, ano, gaming, ano, ah. Ano lang tayo, konting charity work. Charity work. Oo, sayang naman yung mga knowledge kung hindi natin na i-share. Okay. Tapos, Apps Richelle Garceron, also watching. Apps, hello sa Team Unleashed. Salamat, Upline, big help. Thank you din. Owen Manus, Apps, saan source mo sa equipment mo? Equipment mo. Marami. As in, iba-iba, guys. Yung mga source ko, iba-iba. In fact, wala akong isang source lang. And lahat naman online. Kung hindi naman online, it's from a friend na filmmaker or photographer. Kasi po, as you know, nagpo-photography ako, nag-filmmaking ako. So, medyo may mga connection tayo. And if I need something, no, isang chat ko lang dun sa group chat namin. And ayun na, nakakakuha na ako ng mga supplies. Okay, tapos, yun to, Jane Realiza. Thank you, Apps from Cavite. Hello sa mga, ang dami natin nanonood sa Cavite, ha. Yan, Apps Raf Cabrales ulit. Sure, bro, set natin. Yun! Guys, pumayag na si Apps Raf. Paano ba yan? Kita tayo next week ulit with Apps Raf Cabrales. Sarap. Sige. Tapos, Angelo Mendez Herrera. Sorsogon, yan. Okay. Sino pa? Noel Manalo. Team Optimus. Oh. Lester Jacob from Sorsogon. Hello. Okay, last 1 minute. Overtime na ako. Apps Mikmik Bayona. Hello po. Hello, Apps. Nabanggit mo kanina about the G7X Mark II. I'm not sure kung napanood mo kanina, pero I discussed kung paano siya paganahin as a webcam. Yan. Tapos, sino po ito? Gerlin Jean Albilar. Team Iloilo. Okay. Apps Eric eh. Follow and subscribe. Yun. Ayan sa... Dito pala. Dito. Guys, please follow and subscribe my YouTube channel. Ah! Legit na ako, bre. Pre, legit na ako. Ito, Apps Eric. YouTube channel, please like and share. Like and subscribe pala. Like and subscribe. Itong Techy Tuesday natin tonight is to be uploaded sa YouTube ko. Siguro later. Para pwede nyo rin itong i-replay yung mga napanood nyo ngayon. Tapos, sino pa? Sobra na yata ako, ha. So, yan, JR. Rechi Bakud. Rechi Bakud from Cavite na naman, o. Salamat, salamat. Apps Mikmik, panoorin ko replay apps. Late ako. It's okay, sige lang. Replay tayo, guys, pag gusto nyo mabalikan yung mga tinapi ko kanina. So, there you go. Once again, oh, this is not goodbye, but I'll see you again the next Techy Tuesday natin. Maraming salamat sa mga nag-tune in. 100 plus thousand kanina. Siguro next week, aabot na to ng 200,000. Ha? Sana umabot ng 200,000. I'll be more happy to discuss more knowledge sa Techy stuff. So, thank you. Thank you, mga ka-Techy. And this is Darwin Manalo signing off. I'll see you on the next Techy Tuesday. Peace. God bless. And keep safe, ha? Keep safe. Keep stay healthy. And God bless. Bye-bye.